Pilipinas. Lakas ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Ako po si Shemaine Chelsea CD. At ako naman si Angela Alson ng Biladera. Maghati ng patas at masahang balita para sa bayan, para sa nagkakaisa, kabataang Pinoy. 11 biktima ng maghiwalay na kidnapping noong Nobyembre at Disyembre ng nakaraang taon, hindi pa rin nahahanap. TikTok viral dance challenge na Tubaraw Tiamo, kinagigiliwan ng mga estudyante. At King of Fruits na durian, pwedeng gawing charger. Ito ang balita para sa kakaisang kabataan. Siyempre, 8 insidente ng kidnapping ang natatala ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sa 11 dyan ay hanggang ngayon ay hindi po pa rin nahahanap. May lakas na balita si Pepe Subi Fuentes. Nobyembre 10, 2 katao ang dinukot sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro. Ang mga suspek batay sa kuha ng CCTV, puro mga armado. Nag-iimbestiga na raw ang mga Lumbia Police. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang magkapatid na sina Febby at Abby Sanchez. December 24, dinukot naman sa Barangay Carmen ang magkaibigang sina Mark Palo de la Cruz, 30 years old, at Nayala Desma, 29 years old. Ang mga suspek sakay ng puting van. Wala pang update dito ang Carmen Police Station. Ibalik niyo lang po ang anak ko. At mananawagan din po ako kay Mayor U. Sir, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Bilang magulang, gusto ko pong malaman kung nasaan ang anak ko at sino ang kumuha sa kanya. Ayon sa TDP Anti-Kidnapping Group, mula Nobyembre hanggang kasalukuyan, nakapagtala sila ng 8 insidente ng kidnapping at sana raw mag-report sa kanila ang mga biktima. Ito si Febio Subi Fuentes para sa Lakas na Balita. Ang isang highly difficult na exam sa math ng isang school, tinapatan ng isang high energy mula sa grupo ng mga TikTokers. Walang humpay silang nagsushowdown sa classroom nila na nagsabi nilang stage. Alamin natin yan sa pagtutok ni Febio Subi Fuentes. O diba, showdown kong showdown ang grupo ng mga estudyante bago harapin ang kanilang mind-blowing math exam na viral ngayon sa TikTok, ang dance challenge na Tubaraw Tiamo. Karuan ko kami ng mini showdown kasi bago ang exam, lahat po kami kinakabahan. Kaya bago kami mag-take na exam, nag-request kaming sumayaw sa guro namin para lahat magkaroon ng high energy bago sumabak sa exam. Susunod, alamin ang alternatibo at mas natural na paraan para mag-charge sa cellphones. Yan at iba pang balita ang tapat at napapanon sa inyong pinakakatiwala. Ang galing ko, wala sa sapatos, wala sa bola, nasa araw-araw kong energy. Energize is my love day and do champ moves like Feb. Energize! Start your day the champion way. I'll be energy, energy, cap. Be energy, cap. Milo every day. Milo every day. With your 3 balanced meals, be energy, cap. Drink Milo every day and help beat energy gap like a champ. Tinaguri ang King of Fruits mula sa Southeast Asia, pwedeng maging chart. Sa dinami-daming benepisyo mo kukuha sa pagkain ng durian, maaari itong gawing alternatibong charger. Nadiskubre ng mga eksperto sa Australia na maaaring umanong lagyan ng electrolytes ang puting parte ng durian at magagamit bilang baterya. Ligtasan itong gamitin kumpara sa karaniwang charger. Naku partner, siguradong papatok ito sa ating mga kalakas na Gen Z. Tama ka dyan partner, lalo't mahilig sila sa teknolohiya. Mga kalakas, para sa mga kardadang updates, bisitahin lamang ang aming official website sa www.kabataangpinoy.com.ph. At yan ang balitang patas at maasahan.
Ako po si Charmaine Chossie City. At ako naman si Angela Alson Mediradera, paghahati ng mga katuhanang pagbabalita para sa bayan, para sa nagkakaisa, sa Pataas Pinoy.